What's up guys? Kamusta na kayo lahat? Meron akong balita sa inyo guys. Napakaganda ang balita to at magugustuhan nyo. So yesterday, I was on my Facebook yesterday just scrolling around and then meron isang shop sa Pinas, sa Pilipinas na nagpre-sale. Okay? Pre-sale siya ng isang toy. Hindi lang siya isang normal toy. Kumbaga, ito yung toy na talagang gusto mong bilhin at bibili ng isang collector. So kung ano yun? Ito yun. Voltes 5 50th anniversary nag-release ang Bandai ba yan? Or Bandai or I don't know kung anong brand siya kasi hindi ako perfect about sa toy ng Voltes 5 at mga robots pero alam ko ano siya Chokogin 2024 edition na 50th anniversary naglabas siya kasi 50th na ba ang anniversary ang Voltes 5 so naglabas sila. So nakita ko siya kahapon, may pre-order siya kahapon and then unfortunately hindi ako nakakuha. Kasi, madaling araw dito, umaga yasa sa Pinas kanina, iba yung oras ng Ardan at Philippines. So, hindi ako nakakuha, nakapag-pre-order sa kanila. Naubusan ako ng, kasi 24 lang yata ang pre-order. No, paunahan siya. So, hindi ko siya nakuha. So, unfortunately, wala. Pero hopefully, meron isang tao dyan o isang shop dyan na magbubukas ng open arm para, you know, mag-pre-order tayo ng Voltes 5. So, anyways guys, bakit ko sinasabi to? Kasi papakita ko sa inyo, nakita ko to kanina dahil after kong hindi nakakuha, nag-research na ako, meron isang YouTuber na gumawa na parang video. So, disclaimer guys ha, hindi ko to kinukopya. Pwede sa nag-video nito at gumawa nito. Kumbaga, bibigyan ko lang lang kayo ng konting idea ko ano tong lalabas na Chokogin 2024 Voltes 5 which is GX31SP siya. So, maraming version ng Voltes 5 pero ito yung version na ilalabas sila for the 50th anniversary ng Voltes 5. So, clip ko lang to. Pakita ko sa inyo yung sinasabi ko and start na tayo. So, makikita nyo guys, I think commemorate ng 50th anniversary of Chokogin 2024 right on the screen. So, Voltes 5 siya, GX31SP. I think, alam mo yan, may mga Voltes 5, alam ko yung 40th, naglabas sila. And may mga XPSP which is parang phone, parang iPhone siya na version 1, version 2, version 3, nilalabas niya. So, I don't know if this is the same. But anyways, we'll play this so everybody can see yung sinasabi ko. Kasi hindi ako expert guys, sabihin ko sa inyo, disclaimer, I'm not expert about this robot. This is my first robot na i-review natin, okay? So, kung may mali ako, please correct me. Now, pala ba ito? Sorry. Pala. So, oops, tanggalin natin yung tip. Ayan. So, ito yung 2024. Last model yan, credit tools. So, yung sinasabi dito, yung main silver parts have been changed to silver. Yun daw. Yun daw sinabi niya. Hindi ko naintindihan yung kung ano yung sinasabi niya. Pero yung silver plating. So, probably, ito. Yan, no? The main silver part have been changed to silver plating. Yan. Kita niyo yung difference. So, ito yung pinalitan ng una. Parang ito, mas production or reproduction ba ito? Parang ganun ba? Kasi, nirepaint lang nila. So, anyways, continuous natin to. So, anyway, ito yung nangyari. Ito yung Voltes 5. Ito yung buong Voltes 5. Ang ganda on GX31B, the painting is adjusted to the anime style. So, ginawa nilang anime. Ito yata yung 2024. Ito yung 50th anniversary. Ito yung una na 31B. So, nakita nyo, binis nila sa anime. Mas medyo, ito matingkal. Ito, syempre yung part na ito, hindi siya matingkal kasi binis nga sila sa anime. More likely kasi yung mga ginagawa ngayon ng mga studios, ng mga gumagawa ng toys is binibis na nila ngayon sa comics or sa cartoons, yung film. Ito kaya kailangan yung kulay, yung itsura, almost the same. Yun yung difference ngayon. Before kasi parang umuha lang talaga sila. Ano makikita nyo? Ayun o. No? Ganda, di ba? Medyo mas lighter to, syempre light yung kulay. Ito yung medyo fade na yung kulay niya. Pero maganda pa rin naman, di ba? Parehas lang siya, so more likely reproduction siya na ginagawa nila. Play natin. And then, ang next na makikita natin probably is the mounting based on the hook mechanism. So, hook mechanism, ito has also been changed from GX31B. So, yun. Ito yung mechanism niya, yung part na yan. Yung hook mechanism niya. No, napalitan siya. Okay? Sabi niya. Yun. Ng 31. Based dun sa 31B edition before. Yung bazooka. Pagkain natin. Yun. Yun ang bazooka. Kita niya yung bazooka? Yun ang bazooka. Oh. Wow. Ganda, di ba? Eh.
paano nagkaroon tayo ng ganito? Maganda. Sakala, minalas lang tayo. Hindi tayo nakakakuha. Since it's based on GX-31V, the boltless heavy tank is of course also refugeuse. Ito, ito yung tanke. Na-refugeuse siya. So, ito yung itsura niya pag naging tanke. Na-refugeuse siya, which is not too bad for me. I think it's okay. Ayaw ko lang sa mga expert sa boltless fight kung magagandahan niyo ba kayo or magugusto niyo bumili siya or I don't know. Uses soft material. So, ito yun. Soft material na ginamit. I don't know if before, kasi wala akong comparison ngayon. Wala akong toy na ganun before. So, hindi ko alam kung malambot. Dati, ito, malambot na daw siya. Sabi eh. Pero, up. Turumpo. Yan. Turumpo. Yun yan. No? The Bolt Cruiser. The white light head. Ito yata yun eh. Yung head. Yan, no? Head was added to respect Poponica. Ayun. So, I don't know what's Poponica. Pero yun, nireplace daw nila or to respect. O parang hindi yata nila pinalitan or something ganun. The white line. The white line. I don't know, maybe that one eh. Ano ba yung white line? Hindi na tinanggal. Just to respect Poponica. I don't know. I have to Google that. And, anyway. So wala talaga akong idea about this. Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung nakita ko. Kasi excited ako. Color of the upper and lower elbow and forearm to the blue to match the setting. Yeah, to blue to match the setting. So yeah, change the color upper, yeah, and lower. Para pag binuo siya, mas maganda. Excuse me. So, ganda mo karoon ng Boltless 5, no? GX-135. Ito yata yun, crawler base. Yan, ito, yung crawler, yung panglakad, yan. So, it follows the GX-31. So, hinapi almost nila sa 31V na edition na nire-release nila before. So, Wolf Frigate, the plating on the thigh stand out. Ito, yun, nag-ano nga. Ito yung kanina nakita natin, no, kung nakabuo siya. Nag-stand out yung ano niya. Pagkapa, hindi na siya ganun ka silver, pero ano na siya, medyo nag-stand out na malumabas na yung kulay niya. Alright. And then, what else do we have? The bolt lander display thing continues to be expressed from GX-131V. Yung plate. Hindi ko na plastic ba ito o metal? More likely plastic yata o hindi ko nakakamali. Or halo siya, hindi ko alam tawag doon. Metal plastic, parang pala. So ito yung 50th anniversary ng ng Voltus 5. Ano ko lang, palaking ko lang para makita nila. Yeah. So, yeah. Ito yung GX-31SP Boltless 5 Chicago 50th Anniversary. So guys, kung kayo nakakuha ng ganito guys, ewan ko lang kung ano man sabi nyo. Hindi ko alam kung happy ba kayo na makukuha ng ganyan. Ako, happy ako makakuha na ako ng ganyan. Kasi syempre, I'm a big fan of Boltless 5, Deimos, Mazinger Z, Combat Learn. Yung mga dating panahon, nakapalood ko yan. So, siyempre, magkaroon ako ng Boltless 5, which is, I have a Boltless 5 Funko Pop at the moment. Yun lang yung meron ako. Pero kung makakuha ko ng mga Boltless 5 edition or version niya, I'll be happy. Of course, siyempre, yung kabataan natin, nostalgia is nandun. Makakukuha, mababalikan natin. Pero yeah, I'm happy. I don't know you guys, yung mga expert dyan, kung anong masasabi nyo, kung kayo ba yung masaya sa ginawa ng, hindi ko alam kung sino nag-create nito, Bandai ba or Bantesto, I'm not sure. Kung masaya ba kayo o Chokogin ang tawag dyan. Hindi ako sure kung masaya kayo na ginawa nilang reproduce lahat. Imbis na gumawa ng bago kasi 50th. Happy ba kayo? Bibili ba kayo? Anong thought nyo? Sabihin nyo sa akin kasi I'm not, as I said, I'm not expert. Please guide us ng mga floor collector na nagsusimula pala. Pero one, I think ang fresh nito guys ha, kasi doon sa nakita ko sa Facebook kahapon at nirelease na lang ngayon is I think 15,000 pesos siya. Hindi ko siya alam yung scale niya kung 1.6 ba siya, 1.8 ba siya, o 1.10 siya. I have no idea. Tignan nyo lang sa Google kung makikita nyo kung may tagging kayo. And then, kung gusto nyo ba, kasi hindi ko rin siya alam kung plastic ba siya, or metal siya, or hollow siya. O, hindi ko alam kung anong tawag. Please, leave your comment down below. And yeah, please follow me as well and subscribe to my channel, Mr. Jerome Jose, Fire YouTube. And then, of course, here sa Facebook, Hobby Collector PH. Please,
follow me para magkaroon tayo more video like this na pwede natin pagandahin at ibigay sa inyong mga ating mga sumusubaybay. Okay? Yun lang. Maraming salamat and paalam and I'll see you again in our next video. Alright? Babu! Ne 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 ne